natin yung bigas. Ayaw mo nga nang malagkit. Ito na yung malagkit na sinaing sa gata. No? Magawin natin pagka ano na yan, magpapakulo tayo ng gata. Gata na naman. Tapos lalagyan ng asukal. Kaya po yan. Papalaputin natin yan at mamaya po ilalagay natin yung sinaing na malagkit dyan. Yan na po yung masarap na biko. Pero may sikreto po dyan para lalong mas masarap siya. Tapos hindi siya nakakasawa. Wow! So, antayin lang natin kung ano yung ano yan. Palaput-laputin natin yan. Yan po, medyo malapot na po. Ang gagawin natin, malapot na yan. Naghiwalay ako ng pang-toppings ko umaya. Ang ganyang kalapot, paghiwalay na lang ganyan. Tapos lulutuan natin mamaya ng panlagay sa toppings. Wow, sarap-sarap na. Tapo natin, medyo malapot na yung So ilalagay natin yung sinaing. No? Sinaing na malagkit. So kahit isaingin mo yung malagkit, kahit walang gata yan. Inano ko lang yung gata kasi para kahit kahit siya hindi na ilagay dito sa biko, makakain pa rin yun, masarap pa rin. Partner lang ito, nilagang itlog lang eh pag itong sinaing na may gata. Sa ano, inangit tawag sa amin yan. Yan na po yung biko. Lalagay na po natin yung bigas. So sarap na yan. Kaya mag-iwan ako ng yung inangit na sinasabi nila para kakainin ko yun mamaya. Para sa yan po yung ito po, haluin ko lang ng haluin yan hanggang sa maging itsura ng biko. Tapos tignan natin mamaya yung maganda biko, no? Basta pag nakita nyo na ganyan na, haluin na lang po ng haluin yan. Hanggang sa lalambot siya, lalambot. Tapos, malapit na pong maluto. Yan po, luto na po. Pero ang sekreto po niyan, mayroong halong ganyan. Yan. Masarap. Diba? Pag luto na po yun, yan, nakaprepare na po yung pagsasaliran. Yan po, luto na po siya. So isalin po natin doon sa ano, sa pan. Yan na po, nakasalin na. So i-anin natin para ito yung ginagawa natin pag panahon ng pandemic. Pwede po natin i-ebenta yan. Ito yung nagkaka ang puhunan ko nito gastos ako ng 500. So, kung ibibinta mo ito, mas masarap to. Pwede mo ibinta to ng 300. Ito, pwede mo nang ibinta ng 500, 400. Pwede na yan. Negosyante, di ba? Yung ginagawa natin, pansarili to. Kaya, yan natin yung masarap na klase. Ang next tip po natin, yung sinalin natin kanina na gata, no, habang niluluto kanina. Yan po yung lulutuin natin ngayon, yun ang pang-toppings natin. So, asukal po yan, gata. Tapos may konting gatas na kondensada. Yan po yung sekreto niyan. Tatarin natin to, ihalo dyan. Para hindi nakakasuya o may bango siya, may aroma. So, yan na po yung tinatad na luya. Ito yung aking sekreto para lalong mas masarap ang ating biko. Ito po yung the best na panghalo natin sa pan-toppings, no? Ginawa ko, slice ko na ganun, tapos si ganun para mamaya pagkayod ng kutsara. So, okay na siya. No, wait lang. Yan po, malapot na po yung ating
pan-toppings, no? Mango Bico. Mango Bico. Great toppings. Bico. Sarap. Wow. Ano na yung aroma ng ano, pinaghalong luya at saka ah, sarap-sarap na yan. Yun na po siya, no? Kita natin. Yung may timpo nakikita nyo, yun po yung latik ng nyog na hinalo ko, no? Nakikita nyo na sarap na siya, no? Yun na po siya. Mangga. Yan po. Yan na po yung pan-toppings natin. Gawin po natin. Ito yung ilalagay natin dito. Ibabaw. Special po yan kasi pang sarili. Pero kung gusto niya naman ng pang business, hindi rin, pero konti lang yung pang ibabaw. Pero pang truly talaga sa inyo lang, ito po yung masarap. Yan na po yung Bico natin. No? Bali, isang kilo po kasi ginawa ko. Kaya ito po yung natin, dalawang tray siya, dalawang tray. No? Yan po yung Bico with Mango. Wow! Woo, sarap. So, kung wala kayong ginagawa, yung sorpresahin yung pamilya nyo ng ganito. So, hindi naman sa babae lang pwedeng kaya nito, pwede naman ng lalaki. So, si Lord nagbibigay sa atin ng wisdom, no? Para, kaya ito po, no? So, kung nagustuhan nyo yung pagluluto ko, please naman, pa-subscribe naman dyan. Tsaka, pa-like, no? Yung mga video po ako dyan, hindi lang nakapagbibigay, nakakabusog ng ating ano, no? So, sumilip yung ating ulam na chicken. Yan. Yan po yung ating finishing Bico with Mango. So, God bless. God bless. Salamat.